Alright mga paps, good evening. Today's video, ito naman ang ikakabit natin. Subukan natin siya kung effective ba siya sa motor. So, let's go. Okay mga paps, so ito na, ikakabit na natin siya sa ating helmet visor. So, buksan na natin. So, yun, may kasama siya na ito, mga pups. Ching-kung-kan-ching-ching-ching. Screen protector accessories. And then, ito. Yan, ito yung ididikit natin sa motor. Sa visor ng ating motor. Dito natin siya ididikit, mga pups. Yan. So, kailangan naka-straight siya dito sa center ng ating helmet. And so, let's go. So, muna natin gagawin, syempre, tatanggalin natin tong ating accessories daw. Tiring dust absorber. Para saan ito mga inayupak na to? Guide sticker lang pala. Tapos meron tayong alcohol prep pad. Tiring. Tapos meron tayo na itong napakaliit na ano niya, na parang tissue. So tanggalin lang natin yung ating alcohol. Buksan lang natin. Yan. Tapos punasan natin siya. Punasan lang natin ang ating helmet. Pagpasensya nyo na yung helmet ko at wala nang ligo-ligo to. Tapos gamitan natin siya nitong fiber cloth. Para matuyo siya ng walang gasgas. Kasi pag ginamitan nyo siya ng basahan na ano mga pops, makikita mo lang sa gilid-gilid, nagagasgas ho ang ating visor ng helmet. Kaya recommended ho gamitin itong mga ganitong klase ng tela para hindi siya nagagasgas. Nagagasgas din ho ito ng jeans, mga pantalon, mga jacket na tela, mga may karta na tela, tapos yung mga cotton, nakakagasgas din ho yun. Ngayon siya mga paps, patuyin lang natin saglit yung ano natin, alcohol natin. Kahit pinunasan natin siya, mayroon pa rin yung mga natitira. So patuyin lang natin siya saglit. Yan. Okay. So ngayon kakabit na natin to. Itong blue mga paps ay sa labas. Itong red, ito yung sa loob mapupunta dapat. So tanggalin lang natin siya ng konti. Yan mga paps, tanggal na siya. Tupi natin ng konti. Sukatin muna natin yung paglalagyan natin. So ganyan yung paglalagyan natin. Inisa muna natin to. Pero hindi siya maka-apekto dito sa kakabitan.
ayan, ganyan natin siya ikakabit. Dikit natin yung dulo. So, dito na tayo sa gilid, mga paps. Ganyan na siya. Ganyan yung pagkakabit natin. Pisil-pisil. Para walang hangin. So, ngayon gagamit tayo ng license or kahit anong card. So, yung mga pups, nakabit na natin siya. So, ngayon, ito naman tayo sa blue. Ayan, tatanggalin na natin siya. Tsareng! Yun na mga paps, nakabit na natin ang ating anti-fog. So ngayon, titesting naman natin siya. Maganda po siya, tignan ano, basta makabit mo lang siya ng maayos. Pagka nagsawa na kayo dito, pwede nyo siyang palitan ulit ng bago. Yan kung anong design na gusto nyo. Kasi meron kasing anti-fog na mga paps na pa-square. Yan, sakop yung buong helmet nyo nun. Meron din ganito, pero mas mahal yun, mas mahal yung ganun. So ngayon, tatry naman natin siya. So yan na mga paps, itatry na natin yung ating anti-fog helmet. Nasa loob na ng helmet yung ating camera. Yan, nilagyan ko ng ilaw. Kita na tayo. So, start na natin siya paulanan. Ha? Di na i-videoan. So, hindi na. Ito yung ano, itong guhit na to, yun yung hanggang dyan yung anti-fog natin mga paps na lens. So sa ilalim niya, yan yung ano natin mismo, yung visor natin. So itutok ko siya dito sa gilid para makita niya ng mas malaki yung ano, yung natural na visor natin. Yung mga paps, mahirap kumuha ng angulo eh. Pero ito yung guhit na to, hanggang dyan yung visor na, ay, ano natin yung lens. Ito yan yung lens natin. Kung itong mga nakikita nyo mga scratch, yun yung galing sa ano mismo natin. Sa mismong visor ng helmet natin. Yan, tapos ito lang, may tubig sila dito. Yung dito, wala. So kahit spray natin siya ng tubig. So yun mga paps, yung ating kinabit na anti-fog visor. So kahit sobrang lamig ho sa labas, yan, kahit magkaiba yung temperature ng labas tsaka sa loob, so hindi ho siya magbablurred. Hindi ho ito siya magbablurred mga paps. Pero kailangan nyo rin siya lagyan sa loob kung madalas yung hininga nyo nakakaano sa kanya.
Yan, tignan nyo. Yung visor natin, meron hong tubig. Pero yung may lens ho, wala hong tubig yan. Yan, so nakakita pa rin tayo ng maayos kahit bumabagyo. Oops. So yun lang ho yung installation and review natin dito mga paps. So maraming maraming salamat ho sa panonood at naway makatulong sa inyo. So ngayon sunod-sunod ang bagyo sa panahon ngayon. So kailangan ho natin to. Kaya ho ako bumili ng ganito kasi sobrang ano ho nung ano panahon ngayon. Laging naulan. Nahihirapan ako lalo na pag may mga truck. So madali lang ho siya linisan. Tsaka madali lang ho siya tanggalin mga paps lalo na pag natatamaan siya ng mga batong maliliit. Nag-i-scratch din ho kasi yan kahit papano. Konti-konting scratch. Kung ayaw nyo ng ganun, palitan nyo lang siya ulit. So mura lang naman, tsaka madali lang siya ikabit. So yun lang again mga paps. Thank you for panonood. Thank you sa panonood.